No lies, no distortions, just the facts and the truth about issues that matter. Facts First with Christian Esguera. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome to tonight's episode of Facts First. Start po ng linggo, meron po tayong muling pag-uusapan na napaka-importante. Akala natin tapos na tong issue na to or medyo humupa na, pero tulad nung kanina pinag-uusapan natin namin ng ating guest for tonight, mukhang lalong nabuhay, no? Ito po yung patuloy na pag-atake dito sa kasaysayan. So marami pong bumabanat dito sa ating panauhin ngayon, itong kilalang historian. And alam ko marami sa inyo ay excited na mapakinggan ko anong kanyang sasabihin. Pero bago ko po siya ipakilala, gusto ko lang pong munang batiin ang ilan sa ating mga masugid na tagapanood tsaka po tagapakinig. You know? Kanina, nag-message or nag-post sa Facebook si Mark Cab, nagpapa-shoutout. O Mark, maraming salamat sa iyo sa patuloy na suporta mo. Tapos I'd like to greet my wife, si Naomi, and our baby, si Caleb, kasi medyo nasa malayong lugar ang kanyang daddy. So I'd like to greet them. Medyo namimiss ko na sila. Okay. So pag-usapan natin ngayong gabi ang isang napaka-importanting issue. Alam nyo, more than a week ago, so pumutok po yung issue na yung isang artista po na gaganap ng isang role sa isang lalabas sa pelikula na talagang alam po natin blatantly in favor of the Marcoses. Marami nagsasabi parang itong pelikulang lalabas na ito ay intended to actually distort history, pabanguhin or ideodorize ang mga Marcoses. At may mga nagsasabi na wag na siguro patulan yung issue kasi mukhang intended talaga nilang palutangin yung issue na yan para mapag-usapan yung pelikula. Okay, totoo po yan siguro. Pwedeng ganun po yung perspective dito. Pero hindi po natin pwedeng palampasin yung ilang mga tahasang pagbabalahura at pambababoy sa kasaysayan. At pati na po sa mismo mga historians. Okay? At isa po ron, or ang pinaka-focus po ngayon ng intense trolling sa social media online ay itong ating pong guest for tonight. I'd like to introduce to you and welcome to our program si Mr. Ambeth Ocampo. Siya po isang kilalang historian. Siya po ay nagsusulat ng column sa Philippine Daily Inquirer. Isa po siyang dating chairman ng National Historical Commission at pinamunuan din po niya ang National Commission for Culture and the Arts. Magandang gabi po, Professor. Sir. Magandang gabi. Isa po akong fan ninyo. Okay. Lagi ko po binabasa inyong column sa Philippine Daily Inquirer even before. Salamat. Okay. Isang karangalan po na pinaunlakan niyo po kami dito sa Facts First. Sige po. Kumusta, sir? Mukhang bugbugsarado kayo sa mga trolls over the past few days. Actually, isang linggo na eh. Actually, and you know, people are asking, okay ka ba? How are you? And I mean, madaling sabihin na okay ako. Pero alam mo, pag binasa mo yung mga comments nitong mga troll, talagang bastos na ano, di ba? Parang chinelasing kita, gago ka, putang ina mo. It is so vicious na you cannot but not be affected, di ba? Pero I mean, yun ang trabaho, kasama yan, pero I have never seen this kind of discourse. So medyo bago sa akin ang ganyan. So this was the first time na naka-experience kayo ng ganito, yung talagang minumura kayo, binabalahura. Well, actually, meron naman yan nung araw, shortly before the election, when I told people na you should vote and be on the right side of history. Yan ang umpisa talagang nag-pick doon. But I would understand that kasi talagang election. Pero ito, history ang issue eh. Hindi dapat nag-aaway over it. No? But nangyari din. And simply lang yung nag-comment lang ako. Hindi ko naman sinabi yung tao, hindi ko naman pinagalitan. The issue, just so that people will remember, was there was this actress who's playing in the Made in Malacanang film. Tapos sinabi niya ang kasaysayan parang chismis daw. No? Mm-hmm. So sinagot ko lang na don't confuse history and chismis, di ba? Because history is about facts. History is not opinion. No? So, pero ganyan, sasagot sila na, ay nako, respect my opinion. No? Nagbabasa naman ako. Pero sabi ko, alam mo, pag sablay yung sinabi mo, o kasinungalingan, lies are never respected, di ba? They are not endured. You have to call them out and you have to correct them. So, I corrected in a very gentle manner, tapos makita mo, grabe. And, I mean, what Rappler has shown was that it's not organic, di ba? They traced, it came from
20 known sites, diba, troll sites. So as you can see, it is a targeted attack. It is not, it's not just people disagreeing with me. So yun ang nakakatakot dyan. Sa, pero sama, on the bright side, pwede rin ba siyang tingnan on the bright side na eto, talagang vicious ang atake sa inyo, pero coordinated coming from a particular group or perhaps network or infrastructure. Na kasi mas siguro mas nakakatakot kung organic po, no? Kasi ibig sabihin talagang convinced ang mga tao na you just have to respect someone's opinion when it comes to history. Ito talaga merong sinasadyang atakihin kayo because siguro hindi na, dahil clearly hindi nila gusto yung opinion nyo. Actually, in a sense, it's a backhanded compliment kasi ako lang naman ang ginanyan. I mean, marami rin namang ibang historiador na kasama ko sa trabaho, hindi ganyang kalakas ang inano sa kanila, no? So one, it affirms, di ba, my position as a public historian. But then, isipin mo, actually binabasa nga, one of my editors said, basahin mo kahit masakit at tingnan mo kung anong hugot nila. So things like, ang tingin ninyo sa sarili ninyo, lagi kayong tama. O yan, isang hugot yan, di ba? Biased ka, dilawan ka kasi bayaran ka ng mga Aquino, di ba? So ayan na naman. So objectivity and history. Tapos, ako pwede ako magsabi ng sarili kong opinion. Sabi ko, oh, opinion. Pero pag kasaysayan yan, hindi opinion yan. So it's actually ngayon, the past few days, yan ang binabasa ko para maintindihan ko saan ang gagaling. And maybe pwede tayo mag-respond. Pag nakita natin yung hugot lines, no, ito yung nakakapanggalit sa mga tao. But as you can see, yun ang sinasabi ko lagi. Pag nagsusulat ako, nagle-lecture ako, I use energy to generate light. They use energy to generate heat. So it's a totally different thing, no? Sila gusto nila magalit yung mga tao, mag-clickbait. But that's not the way historians work, di ba? You want to illuminate, you want to make things clear. You do not, you don't do the opposite, di ba? Ang ganda na sinasabi nyo, no? Ako as an ordinary Filipino listening to what you just said, ganun dapat ang pagtingin doon sa talagang trabaho ng mga legit na historians. Kasi whether we like it or not, meron din talaga mga nagsasabing historian sila na sa social media. Pero objective nila talagang baluktutin yung katotohanan, no? Pero yun nga, do you think based sa experience so far, can you reason with the trolls? Kasi maganda yung sinasabi niya na pakinggan yung hugot ng ilang mga tao. But I suppose, kung legitimate na tao yon. Pero paano po ang kausap niyo yung mga trolls talaga na bayad ng isang politiko o ng mga nakaupo at talagang gusto kayong sirain? I mean, nung umpisa pa yan, nung kampanya, di ba? Yun ang sinasagot ko talaga. I mean, the ones na nasa aking page. Kasi kontrolado ko yan. Nag-comment kayo sa akin, di ba? Di, sagutin ko. Tapos yun naman sinasabi ko, di ba? Yung kampanya, the Marcos campaign was built on the reflected glory of his father. And sabi ko, history has proven and the courts have proven that it has a track record of human rights abuse, plunder, etc. No? So hindi natin yan mapapalitan. So sabi ko, kung gusto ninyong paniwalaan, edi maniwala kayo. Sabi ko, nakakaawa kayo, pero nakakaawa tayong lahat kung ganyan. But kaya nga, ang mga kaibigan ko, Patola is your new nickname, di ba? Kasi lagi raw akong pumapatol. But sabi ko, I tried to see if it would have an effect. But later on, nakita ko yung mga ibang posts, parang cut and paste. Eh. Sabi ko, hindi na ito dapat sagutin. No? And then after the elections, meron pa rin nag-control at yung mga kaibigan ko sinasabi, basahin mo, alam mo, binabasa na nila yung sinusulat mo, hindi na yung gago ka, tanga ka, ganyan. No? So, meron pa nga isa sumulat, Kastila pa. No? Merong isa made reference pa to my being a monk in a Benedictine monastery. Dapat mabait ka, di ba? Dapat hindi ka ganyan. No? Kaya sabi ko ba? And then sabi nga nila, parang may dedicated trolls na sa iyong page. So, minsan may nakaba, meron talagang nakaabang. No? So, sometimes good spike, sometimes hindi. And nakakatakot lang kasi I have friends na nababan sila sa Facebook kasi i-re-report sila, no? So which is why ngayon I'm seriously thinking of opening my own website because I don't control Instagram or Facebook, di ba? Pag tinanggal ka, wala, ano mangyayari sa akin, no? And I mean, like unlike other historians, di ba, last year
gusto ko na isara kasi wala na akong panahon. And yung mga kaibigan ko, sabi niya, tingnan mo naman, sabi niya, well, how many followers do you have? It's now 170,000. And sabi ko, that's not Chris Aquino numbers na million. But for an academic, malaki na yung 170. And it's organic. No, hindi ko binuboost yan. So sabi lang, pag binitiwan mo yan, sayang. So sabi ko, sige na nga, pagtsagaan natin. But ngayon, talagang tumitindi ang pag-troll. I mean, it also works both ways. Pag nag-troll din sila, tumataas yung hits. No? So, but sa akin din, it's my space. Hindi naman ako nag-troll sa inyo. So bakit niyo ako mumurahin sa akin? At saka sa akin, kung you give an opinion, fine. Makipag-away ka sa iba o makipag-away ka sa akin, blablock na lang kita. Because my space and it's my rules. Yan ang nakakatawa, di ba? Parang hindi ko naman niya tinitingnan yung mga page niyo eh, di ba? Ba't pinagkakaabalahan niyo yung akin? So, yun ang ano natin. It's a new way. I never thought I would see this day na they would question things that we hold true, di ba? Hindi natin alam kung talaga hindi sila naniniwala or ginugulo lang yung usapan. I'd like to think it's more than this information, it is just casting doubt. Kasi pag nag-question na yung tao, madali nang ma-manipulate. Kumbaga nag-aano sila, no? Hindi lang siya inception eh, no? Talaga nagtatanim ng napakalaking parang isang bugkus ng binhi. Para i-doubt mo yung katotohanan. Tapos, 'di ba ngayon uso yung mga conspiracy theorists na hindi ko maintindihan yung mga established facts. Ayaw nilang tanggapin, sabihin, hindi ka sa ganyan katotohanan, no? Pag ganyan, sir, ito siguro para maintindihan din ng mga tao, no? Ang kausap natin dito, hindi mga trolls kasi mga hopeless na yan, no? Kasi they operate not based on morality or sinasabi nga nila, amoral daw yan, basta bayad lang yan. No? Pero to be sure, meron kayong tinamaan, you hit a raw nerve definitely, no? Para mag-dedicate sila ng troll army or armies talagang tinatarget kayo. Ibig sabihin, may tinamaan kayo. So siguro, may gusto silang itago o may gusto silang hindi mangyari, which is to stop the way they spread their lies. Parang ganun po yan, di ba? But actually, yun nga, nung tinignan ko, itong recent issue natin, kasi sabi ko, one, it's showbiz, di ba? So, in a sense, sabi ko, papatulang ko ba to o hindi, di ba? Kasi it's clickbait. Sabi ko, no, there's no way about it. Pag sinagot ko ito, magagalit sila. But I did not realize na ganun yung nangyari. So, I'd like to think na dapat 1 week to namatay na eh. But nagulat ako na this weekend, lumabas na naman, no? So it's hindi lang sa, kasi yung last week, yung bata, sinabi lang na history is like chismis. Pero this week, Amy Marcos and this actress now actually say history is chismis. That is wala nang like. Wala nang like. Is ang namit nila. Kaya sabi ko, hindi na dapat ano yan, di ba? And I was thinking, when I'm so happy ang daming expressions of support. No, in a way, natutuwa ako kasi yung mga statements na ginawa sa ako, alam mo, ito yung babasahin pag nasa burol na ako, di ba? But it's nice that I'm able to hear it kaysa nasa kahon na ako, no? But anyway, the whole point here was sabi ko, it's not me, di ba? It is my profession, it is the discipline. Sabi ko, we push back not because it's Ambeth Ocampo, you push back because they are eroding our trust in history, in truth, in professionalism, expertise, academics. So, pag hindi tayo nag-push ngayon, sabi ko, pupulutin tayo sa kangkungan. Kung umpisa pa lang, ganito na eh. So, ano mangyayari? Iiwanan. It's actually reclaiming the space. Diba? Uh-huh. And if we don't do it in a consistent way, wala. Parang pinamigay na natin. Okay. Sige. At this point, pag-usapan po natin yung ilan sa mga myths or pinapakalat nilang kalokohan tungkol sa pagtingin sa kasaysayan. No? Kasi, yung word natin, kasaysayan. So, dapat may saysay. There has to be sense. No? At ipaliwanag nyo po sa atin, sa mga nanonood, yung proseso ng kasaysayan before you arrive at a conclusion. Okay? Ano po ibig sabihin, for example, ng objectivity and bias pagdating sa pag-aaral sa kasaysayan? Actually, nung araw kasi, yan ay mana natin sa historiador na si Seyus Salazar. No? I attended his undergrad historiography class. Doon ko unang narinig na
ang kasaysayan galing daw sa two root words, which is salaysay, which is a narrative, and saysay, which means meaning. Kaya daw mas malakas at mas angkop na salita ang kasaysayan kesa dun sa Spanish word natin na ginawang Tagalog na historia. Actually, nung ako'y chairman ng NHCP, I lost a battle. Sabi ko, palitan natin yung kasaysayan, gamitin natin yung Cebuano word, kaagi. Because sabi ko, ang ganda ng kaagi, it literally means the path that you have traversed, diba? Or the path that you have taken. So sabi ko, it's quite poetic. Pero siyempre, nobody listens to Ambeth Ocampo, so it's still kasaysayan. But the thing there was, sabi ko, alam mo naman, pag historiador ka, gusto mong check-in. So tiningnan ko yung mga lumang diksyonaryo. Doon ko na-realize na yung kasaysayan pala, it's a 20th century word. It does not exist in the 16th century na ang word nila para sa historia in Spanish, ang translation sa Tagalog was salita. So nung una ko sabi ko, bakit salita, word? And then I realized salita means the written, a written narrative, a spoken narrative, di ba? Salita, magsalita ka. And all the way down to the 19th century, yun ang laging translation ng historia. It's kwento, salita, and then noong 1860, merong isang lumabas, nakita ko, historia, salita. Tapos sa ilalim may nakalagay, historieta. Diba? And sa, ano ito? And the Tagalog translation was, munting salitang walang kasaysayan. A small story which has no meaning. So doon ko unang nakita na ang kasaysayan as it was used did not mean history. It actually referred to sense or meaning. Tapos tinignan ko yung other words like a word natin sa research, saliksik. Huwag mong gamitin yung research na ginawang R-E-S-E-R-T-S, research. Diba? Pangit. Pangit. It's actually saliksik. At pag tinignan mo yung mga lumang diksyonaryo, ano yung saliksik? Yung halughugin mo lahat ng parte ng bahay para mahanap mo yung nawawalang gamit. Or saliksik can also mean buhok na magulo o buhok na nagkabuhol-buhol, you untangle. Yun yung pagsaliksik. Kaya sabi ko, in a way, it's a very rich word to use for history kasi history is untangling, di ba? History is organizing. History is looking for things that you don't know. So anyway, ano nga ba talaga, di ba? Anong trabaho ng historian? Madalas tinatanong sa akin yan na, ay, si Ambeth Ocampo, biased yan, hindi siya objective. Alam mo, ang objectivity in history, hindi yan totoo. Lahat ng historian may bias, di ba? So, pag nagsulat ako, magsasaliksik ako, meron akong datos, susulat ako para sa Inquirer, that's 800 words. Hindi ko naman malalagay lahat ng ni-research ko doon sa susulatin ko. So, mamimili ngayon ako ano yung ilalagay ko, ano yung hindi ko ilalagay. Yun yung nagiging subjective ang history. Mm-hmm. But then, when you say that, so biased ka, sabi ko hindi. Because the bias is for truth. Your bias is never for falsehood. So, ang batayan ay laging katotohanan. So, and how can that bias be wrong? Diba? So, sabi niya, ano example ng bibigyan ko kayo ng example ng tunay na objective history. Ano yon? Kaso wala na ngayon, di ba? It used to be the old PLDT telephone directory. Ganyang kakapal yan. Bakit siya objective? Kasi pangalan lang ng mga tao't may telephone number. That's as objective as you can get. Wala siyang storya, walang salita, walang saysay. But then you also think about it, sabi ko, it's also not objective because bakit nila inarrange alphabetically? Bakit hindi by gender? Not by geographic region? Not by telephone number? Diba? So it's a sense of order. No? The mind has to look at the world in many things that we see in the world. The mind has to organize para hindi siya naguguluhan. So you want objectivity? You read the PLDT telephone directory. That's what it is. Diba? Ang tawag po dyan, perspective. Actually, ako bilang nagtuturo naman ng journalism, ganyan din po yung nagiging problema. Ang ganda ng paliwanag nyo kanina rin sa saliksik, no? Untangling. Sa journalism, related po yan dun sa konsepto ng sense-making. Dahil di ba sa mundo ngayon, napaka-chaotic. You can get so many information all at once from many different platforms and sources. Ngayon, saan mo isi-situate yung trabaho ng isang journalist? Kaya in a way, may malaking pagkakapareho ng trabaho ng isang periodista, which is an old term, no? Pag inisip natin ngayon, at saka isang historiador, no?
making sense of the world. Yun po sana, yun po yung role natin dito. Although they used to describe journalists as writing history in a hurry, di ba? Uh-oh. Because today's news story is tomorrow's history, di ba? So yeah. Pareho, it's the same, ano, it's research, it's validation, and always validation because you want to look for truth. But mo yun ang nakakaawa sa atin pag inisip mo yung internet. And I keep telling my students, there's a lot more to the internet than porn. Although porn is more engaging, no? But I spend hours and hours just downloading historical documents. Alam mo, nung nag-uumpisa ako 30 years ago, a Filipino historian had to physically go abroad to get the primary sources for his for his research. You go to Spain, you go to the United States. Pero ngayon, ang dami mong makukuha online. Pero it's there, but nobody is reading it. Why? Because tayo talagang... The internet started with all the best good reasons, di ba? Universal knowledge. All the books in the world will be scanned and made available. But the problem was, some people found out that they could make money with it, and worse, some people weaponized the internet. Pag tinitingnan ko yung sarili ko, sabi ko, alam mo bakit tayo or my generation, na laking martial law ako, no, martial law baby, bakit kasi ang training namin ng araw, hindi ka naniniwala. Pag meron sinabi sa'yo, you always try to validate. But today, nitingnan ko mga estudyante ko, basta mag-Google sila. Kung ano yung unang lumabas sa taas ng Google nila, yun na yung totoo. But sabi ko, you know, because you are born in a modern age. Sabi ko, I was born literally in the last century. Sabi ko, when I went to the library, I did not have OPA. Sabi ko, kayo, mag-type kayo. Rizal without the overcoat, lalabas na yung call number. Di ba? But sabi ko nung panahon ko, we had what was called the card catalog. Diba? So hihilahin mo yun, maliliit na cards, and isa, you have to choose. Alphabetical by author, alphabetical by title, or by subject. So yung sense of order, maano, and then iisa-isahin mo yun hanggang mahanap mo yung librong gusto mo. So in the process na kakahanap mo, marami kang natitisod na iba. So instead of one-shot deal na yun na, marami ka nakikita. So it's that kind of thinking, no? And then I used to tell my students, alam mo, hindi lang yan eh. Things like it, when we had online on-site class, parang labas niyo yung mga phone niyo at laptop niyo. Sabi ko, okay, I'll give you a word. Spoon. Sabi ko, Google spoon. I-Google sila. Sabi ko, tingnan mo yung search result ng classmate mo kung magkapareho kayo. Hindi. Because people do not realize that Google and the internet is giving us what they think we want to hear. Hindi kayo natatakot na sabi ko, alam mo, it dawned on me, what was this last year? Gmail. Meron akong natanggap na email. Binuksan ko ang reply. Biglang meron na siyang suggested reply. So sabi ko, Google is reading my mail. So ano yan, di ba? And then from my mail, kunwari, maglagay ako, ay, pupunta ako sa Bangkok next week. Bigla makikita mo yung magpa-pop up sa'yo, puro travel to Bangkok, tickets to Bangkok. So we don't realize that. Na we talk about echo chambers. Our internet is an echo chamber. The algorithm is giving you, and it's very scary, it's giving you what it thinks you want and what it thinks you are looking for. So, is that the real thing? No? So, sabi ko, because of my training na card catalog, pag may hinahanap ako sa internet, I won't stop at the first one. Babasahin ko yan lahat hanggang wala nang maibigay si Google kahit isang oras. But how many people will do that? And you look at all the search results, alin dito kaya ang pinakatama? No? But what one thing na nawala is that critical faculty. So, I'd like to think that ang dapat ituro ngayon sa mga bata is not just to you how to use the internet, but to be more critical about its social media literacy. Anong paniniwalaan mo? Anong pagdududahan mo? Bakit kailangan mag-validate ako? So it's a totally different way of teaching, which I think hindi natin natuturo ngayon. Diba? Tayo as journalists, ano yan? Second nature sa atin yan eh. Diba? Hindi tayo naniniwala. Lagi ka mag-validate. Diba? Hindi yung one side lang ang kukunin mo. Yun nga po yung pinagkaiba ng isang historiador o journalist sa isang chismoso o chismosa. No? Ang chismosa, pag nadinig niya, oh, tong politiko na to may kabit, ikakalat niya agad yun.
tulad example ko, dadagdagan pa niya. tapos pag ang motibo niya ay siraan yung tao na yon by embellishing the information that he got, ang tawag na purong disinformation. Kasi pag wala namang mali siya, pwedeng misinformation lang, no? Tapos po yung kanina binabanggit nyo, alam nyo, sana yung mga nanonood dito talagang maramdaman niya yung, ano, yung worry. Yung binabanggit ni Professor Ambeth Ocampo, yung echo chambers. Ako, ang tawag ko naman doon, ano siya eh. Diba, it's a paradox, no? Yung internet was supposed to give us a view of the world. Pero nagkaroon tayo ng kanya-kanyang worldviews eh. Nagkaroon tayo ng kanya-kanyang realities. Kaya ngayon, nagkaroon tayo ng tawag ko puro ng ano eh, passionate or principled ignorance. Akala ng mga tao yung tinitindigan nila tama, and they're very passionate in defending that position. Kunwari ngayon, 'di ba? Sabihin nila, eh history talagang chismis lang yan dati. Pwede makipagpatayan pa yung iba, no? Figuratively po yung sinasabi ko, no. Pati yan, 'di ba? Even the sense of figurative speech, no? Metaphors, nasisira pati yung sarcasm, 'di ba? Kasi yung tao parang tinatanggap things on face value. So, yan nga po, paano natin ituturo yung ano, yung critical thinking na yan? Kasi ako personally, I don't know whether you agree with me. Napaka-importante po yung media literacy. Yung media education to turn them into media literate people. Yeah. Kasi minsan ang problema, yung iba hindi kinukumpleto. Kunwari, maka-attend ng isang seminar, makabasa sa Twitter ng isang comment about how to read the news. Akala nila critical agad yung thinking nila eh, di ba? Pero may proseso yan. Kaya ang laki ng rule ng school, di ba po? Talagang ganyan. It's giving people a sense of order. But more than that, ang importante sa eskwela, and kanina I was just mentioning it to talk to teachers. Ang tingin kasi natin sa kasaysayan or sa journalism, it's information. Who, what, when, where, how. But pag inisip mo talaga, like history, it's not there because it's to teach you, to test your memory. It's not there, makikita ko sa Google eh. History is a formative subject. So it's not just information. The more important part there is formation. Because the story of the nation is there to make you a good citizen. It's supposed to make you a good citizen. Supposed to make you a better person. Not to weaponize you to hate another. Diba? So, yun yung ano, ang kwento ng kasaysayan ay, ano yan eh, how we came to be. Bakit tayo naging ganito? Diba? Saan tayo na, bakit parang nag-uulit lagi yung kasaysayan? Yan, lagi kong sinasabi, history repeats itself. Hindi totoo yan. Sabi ko, kasi yun ang una kong nakita nung araw, first time ko binasa si Mabini na yung kwento niya nung siya ang closest advisor to Aguinaldo. Nung tinitingnan ko, parang ngayon ito ah, inintriga siya. Yung sinabing may syphilis siya. Saan ang galing ang chismis na may syphilis si Mabini? Sa Malolos Congress. Kasi hindi nila siya gusto. And you actually, when I read that, yung memo ni Mabini kay Aguinaldo, alam mo, ayaw ko nung Kongreso. Kaya pag nakinig ka sa kanila, meron silang commission on appointment. So sabi niya, pag naniwala ka sa kanila, hindi ako papasa kasi hindi nila ako gusto. Sisiraan nila ako hanggang mag-resign ako. So sabi niya, anong matitira sa'yo? Di yung mga taong kakampi lang ng Kongreso. When I was reading this, sabi ko, ano ito? And I read other people who said, ay, ang galing naman ni Mabini. O, nakita niya yung problema natin today. Sabi ko, tanga. Hindi yan ano. Sabi, ibig sabihin, hindi tayo nagpalit in 100 years. We have not moved very much in the last 100 years. So sabi ko, hindi siya prophetic. Sabi ko, and so when you think about history, it doesn't repeat itself. Tayo ang nagre-repeat ng history. Gusto lang natin sisihin. Sisihin natin ng kasaysayan, nagulit siya. Pero ang kasaysayan, wala yan puwersa. Wala yan isip. Diba? So how can it force us to repeat? Tayo ang nagre-repeat dahil A, hindi natin alam, or B, alam natin, pero ayaw natin pakinggan. Funny kasi yung sinasabi nyo, ano, yung history does not repeat itself, we repeat history. Sorry, medyo papatandain ko po kayo dito. First time ko madinig sa inyo, nung high school po ako. Oh. At wala naman nakikinig sa akin, no? That was in the 90s. High school po ako noon. Noon ko unang nadinig yung mga katagang yon from Mr. Ambeth Ocampo. Ayan. Kasi bedan din po ako ng high school. Eh. Nadinig ko yan sa kanya. Ayun. Eto, sige, gawan po natin ng napakasimpleng example. Ito nga, no? We've come to this na kailangan talaga i-simplify lahat ng mga bagay. Kasi minsan magugulat kayo yung mga alam mong kalokohan. Dapat kampante ka na hindi siya paniniwalaan eh. Pero ngayon, things have gotten so ridiculous na talagang, pati yung sarcasm, di ba? yung mga satire, pinaniniwalaan ng mga tao at kailangan pa i-fact check. Parang masira na yung fun, di ba? With all that. Ito po, example.
Paano ba, how does a historian arrive at the truth? No? For example, yung conclusion na huwag muna natin gamitin yung Marcos. Although mamaya, tatanungin kayo regarding that. No? Ito napaka-basic lang. Kunwari Jose Rizal. Jose Rizal, how do you establish na pinatay siya sa ganitong petsa at sa ganitong lugar? Ito po, napaka-basic nito. Okay. Ano yung prosesong involved for that to be established? Well, one, we have the photograph before siya binaril. Second, we have eyewitness accounts, binaril siya. And then we have the burial records, kung saan siya dinala at nung hinukay nila. And then now you see on the internet, hindi, mali yung kasaysayan. Nabuhay siya. Namatay ng 100. Sabi ko, may tao bang nabuhay ng 113 years? Tapos kung saan pumunta sa mundo, kinaibigan ng Santo Papa, kumalap ng ginto at ito'y binigay kay Ferdinand Marcos. Sabi ko, ano yan? Paniniwalaan mo ba yan? Di ba? But yun yung ano eh, that's the allure of the counterfactual, parang conspiracy theory. Minali tayo nung kasaysayan, yung mga textbook natin, mali. Di ba? So there's an attraction, no, to the counterfactual. Alam mo nung araw, nakwento ko yan doon sa historiador na si Teodoro Agoncillo. Kasi nung araw nagsusulat ako ng mala, what if, what would have happened kung ganito? And then sinermon na ako ni Agoncillo na, ba't ka ba nagsasayang ng oras dyan sa what if mo? Tapos sabi ko, kasi po professor, minsan mas interesante yung hindi nangyari kaysa dun sa nangyari. At natatandaan ko ang sinabi niya sa akin, alam mo iho, konti lang tayo, ang buhay natin sandali lang, para malang matuntun natin kung ano ang tunay na nangyari, tapos pag-aabalahan mo yung hindi nangyari. Doon ko lang naisip, oo nga, ano? So why is it that way? But that's the thing. So this whole idea na hindi namatay si Rizal. And alam mo, may nakita akong dokumento sa National Archives, 1897, February of 1897, 2 months after namatay si Rizal, meron ng mga chismis na buhay siya. Nakikita siya doon sa restaurant, umiinom daw ng kape, nandoon sa isang palengke, bumibiling gulay. And so yung report nitong parang NBI natin noon, no, Secret Service, na ginagamit ng katipunan ito para yung mga natives na superstitious sasali sa katipunan. And then may description, doon ako tawang-tawa na nung namatay daw si Rizal, binarel, nahulog. Meron daw pink-colored na ulap na dumapo daw doon sa bangkay. So kinuha daw yung bangkay, nilagay sa karwahe, dinala sa pako. Ito raw ulap, sumama raw hanggang sa pako. Pagbukas nila nung karwahe, wala na yung bangkay ni Rizal. Meron daw puting tandang, rooster na nandoon, na malaki. Di parang mga tao, ay, naging manok si Rizal. Ano? And then tumayo daw yung manok, tiningnan sila, lumundag daw at lumipad. Yung tiningnan nila, alam mo, ang manok, hindi lumilipad yan. Kahit gagawin mo na siyang adobo, it will run, it will hop, but it cannot fly. But dahil this is Rizal, the rooster. So lumipad siya mula Paco patungong Cavite. At doon daw sa Cavite, nag-anyong tao siya ulit at sinalubong siya ni Gomez, Burgos at Zamora. This is an official, well, this is raw intelligence reporting. Ano ito? Nung una kong nabasa, ano ito? Diba? So, but it shows you, yun yung usap-usapan nung panahon na yun. So maybe, yun ang gustong gawin nila na hindi pala namatay. Naging pumunta sa Cavite, pumunta sa Roma. So there is that kind of a narrative, di ba? So, actually, if it's but any... will we believe that, di ba? So, yun niya eh. Kasi yung ganyang kwentuhan, ano siya eh, pwedeng entertaining, no? Pero sometimes, a lot of people do not distinguish between facts and fiction. If it's any consolation, di ba? Isa sa mga madalas na maging subject ng conspiracy theory yung nangyari dun sa pamilya ng last Tsar ng Russia, di ba? Yung si Anastasia, nabuhay daw, napunta pa raw sa Pilipinas. Kasi ang daming posers eh, di ba? Tapos yung isa naman kay Hitler, di ba? Although kasi... may history ang ano, 'di ba? Ang Germans, yung mga Nazi Germans sa Latin America. Ang pinapakalat na iba, hindi naman daw talaga namatay sa bunkers eh, no? Si Hitler. He survived the last push by the Allies and then nakatakas daw, nagpunta sa Argentina, nabuhay up to particular age, no? Or yun na nga na si Rizal daw eh tatay ni Hitler, 'di ba? I mean, how can you believe that? Sabi ko bumilang ka lang ng 9 months. Tingnan mo kung nasaan si Rizal ng 9 months before at makikita mo na wala naman siya doon sa Austria kung saan napanganak si Hitler, no? So I mean, it's
You believe what you want to believe. Ganyan na ang nangyari sa atin. Maybe that's the respect my opinion part. But I like to think the internet democratized in the sense that everyone can say what he wants. Wala nang gatekeeper, di ba? Hmm. But the thing there is, we must know naman whether somebody is reliable or not. Hindi lahat ng nagsasabi ng declaring something, not all opinions are created equal, di ba? So, and I'd like to think, it's always that, no? Everything we say is truth. And, you know, this whole idea ng historical revisionism, alam mo yung mga Pilipino, mahilig kasi tayo magsalita ng hindi natin alam yung sinasabi natin. When you say historical revision, and it's a losing battle. I keep explaining this. When you revise to correct. Yeah. You do not revise to make something wrong. So when you turn truth into falsehood, it is distortion. Yeah. It is not revisionism, pero paulit-ulit yung revisionism. So we're saying something that we don't know, di ba? So Yan din yung ulit-ulit na ginagamit natin dito sa programa po, sir, no? So, yun, sana makinig kayo. Hindi po historical revisionism which is legitimate, no? Yeah, ang problema natin, distortion, tsaka siguro denialism. Oo. And disinformation, no? Which is really... I mean, when you think about it, you know, it's something I just realized now. The Catholic rite of exorcism. Pag paaalisin mo, hindi mo kayang paalisin ang demonyo kung hindi mo alam ang pangalan. So the exorcist will always say, what is your name? What is your name? Kasi pag nakuha mo raw yung pangalan, it gives you power over it. The so dito sa atin, if we are using the wrong terms, paano natin papalitan? So it's the same thing. No? It's a demon, but that must be called by its proper name. In order to be exercised. Tama. Ganda na metaphor niyo. Demonyo talaga itong kinakaharap natin. Punta po tayo ng, ano, puntahan po natin ng konti yung philosophy at theology, no? Very much within your ano background po, no? Meron ba tinatawag na objective truth din sa history? Well, hindi man sa objective truth, but there are things that we know to be true because they have been proven to be true, di ba? I mean, it is not conjecture, no? Like, there are people who will tell you, for example, that the Holocaust did not occur. Mm-hmm. Paano yan, di ba? Ang daming namatay na tao, di ba? I mean, or you can say maybe Hitler had no hand in it. That you can probably speculate. But you cannot say na walang nangyari. It's just the same as, the apologists for the Marcos period saying, wala naman na torture, hindi totoo yan, 'di ba? Sabi ko, ano 'yon? Sabi ko, as we know, the human rights claims, they paid 11,000 people. Yun lang ang nabayaran kasi they gave all the papers. But ang nag-apply diyan was more than 11,000. So, and sabi ko, alam mo, 11,000 malaki na, alam mo, kahit isa lang ang human rights violation, that is unacceptable. 11,000 is more than not acceptable. So it's that, no? So there are people who want us to deny that, di ba? Walang ninakaw, pinagtatalunan pa, but the Supreme Court has already judged that to be true, no? They have been convicted, but wala, di ba? Hanggang ngayon ang ano pinag-aaralan pa, pinagtatalunan, no, that's Supreme Court. Ano pang pagtatalunan ninyo diyan, di ba? Ito, sir, sige. Pasagot ko sa inyo itong madalas gamitin na argument ng ibang mga apologists, no? Siguro mas magandang term, sycophants, eh. Apologists and sycophants. Ano po ba Tagalog na sycophant? Ang translation ko lagi sycophant, hindi lang eh, himod. Taga-himod. Mas masama yung himod. Taga-himod ng behind. Taga-higop. Yan ang ano yan eh, progression yan, 'di ba? Sipsip. Ano ba? Himod tsaka higop. Yan. Okay. Sinasabi ng iba kasi, history is written by the victors. Okay. Ilagay po natin yan sa konteksto. Kasi para inisip ng iba, porque nanalo itong version ng ganitong history, yan ay produkto noong political victory in that particular era, 'di ba? Ganun ba lagi yan? Ang dapat pagtingin sa history. Hindi, ito nga ang ano natin eh. Anong araw meron ako nakatunggali na isang matandang historiador na nag-uusap kami about the sources. Tapos sinabihan ko siya, bakit ganyan ang sinulat mo sa kasaysayan na mga Pilipino, pangit, gago, tanga, mga sanggano, hindi mga pagano, etc. Sabi niya, that's what the documents tell me. Sabi ko, yes, but those are Spanish documents that are biased.
So you have to turn it around. And yun naman sinabi niya. Sabi niya, when you turn it around, that's propaganda. Sabi ko, no. Sabi ko, alam mo, ito ay mana natin sa dalawang historiador, si William Henry Scott at si Renato Constantino, na sinabi, alam mo, ang primary source, siyempre hindi, like, Battle of Mactan. Wala naman, hindi naman sumulat si Laplapo eh. So ano mangyayari? All we have is Pigafetta's account of the battle. So, and he's a biased observer. So until Lapu-Lapu's version comes out, kahit ito biased observer, pag binasa natin yan, maiintindihan natin, we try to see it from different angles. No, ano ang kanyang bias? Ano? So the whole thing about histories written by the victors, that's not true. Kung hindi, di ano yung kasaysayan natin, puro na lang sinulat ng Kasila, sinulat ng Amerikano, tayo ay tanga. It doesn't work. So as they were saying, there are cracks in the parchment curtain. There is a way to read a biased self-referential document because in any document, even if it is lying, you will find truth. A kernel of truth in something. Diba? Mm-hmm. So, I mean, my work, for example, on the diaries of Ferdinand Marcos, no, ilang taong ko na yang binubuno. And I see na he's lying to his own diaries because he knows that history is based on written record. Ito ay hindi niya sinulat para sa panahon na yun. It was to be read in the future. So, ito yung ano natin noon. Hinanap ko yung description ni Ferdinand Senior kay Ferdinand Junior na ay tamad siya, nag-worry kami, hindi nag-aaral. Biglang ang daming nag-troll sa akin doon na parang ano ka, dilawan ka, bakit ganyan ginagawa mo? Tapos sabi ko, ang sagot ko sa kanila, eh, si Marcos mismo nagsabi nito eh. So sinasabi mo ba na sinungaling si Ferdinand Marcos o hindi na siya makakibo? Sinasabi mo ba na mas kilala mo yung anak kesa doon sa tatay o di hindi na naman sila sumagot? But that's the thing. I've been working on it for some time because that's the thing that we read. That's what historians do. Diba? You read it, you validate it. And then the way na inano namin, the way that we footnoted it, minsan pag may sinabi siyang mali, either A, nagkamali siya, or B, talagang sinadya niyang mali, it will be noted. So the thing there is, we are able even to read this biased self-referential document and to find truth in it. Truth is always there. Truth is always to be searched. Truth is always the guide for all history and for all journalism. Oo nga eh. Sa journalism din po, may tinatawag tayong ano dyan eh, truth in the meantime. Ito yung facts and truths that can be established based on available evidence and because of the deadline. Pero kung may dumating na another set of facts that could controvert what we established now, yun yung tatanggapin natin katotohanan, di ba? Ang hirap kasi minsan ipaliwanag yan. Ang ganda-ganda na sinasabi niyo tungkol doon sa ano, no? Yung proseso, no? Hindi porke sinabi ng isang tao. Teka nga pala, kanina gusto kong ano, may binanggit kayo kay Marcos, no? Did you get the sense na he was writing that for the future and basically to make himself look good? Yeah. No, actually, I think either A, they were written as notes na later on ayusin niya, di ba? Because yun ang ano niya, this is to give you a sense of my term of office, di ba? So in a sense, ano na siya, bias na siya, di ba? But, you know, I mean, even in the progression, for example, nung martial law, maraming mga ano na, ay, in binaril si Enrile, kaya kailangan mag-martial law tayo, nandun yun sa diary. But, you know, in 86, Enrile himself says, hindi totoo yung inambush ako. And then, nung lumabas yung memoirs niya, ay, hindi, totoo pala yon. So again, which Enrile will you believe? The one of 86? So titingnan mo yan, which is closer to the event? What made him say this? Diba? What is the context of him saying this? So yun yung ano natin. Or, that's what a historian does. Diba? Ang isang option dyan, wala siyang credibility kasi papalit-palit siya ng bersyon sa kanya, sa isang pivotal moment. In history, no? In history. I was supposed to mention that kanina yung memoirs nga ni Enrile, no? Kasi minsan yung iba, they choose what they want to believe. So babasa ng konting passage sa isang biography or autobiography and they would take that on face value. Ang historian, hindi ganun. Ang historian, titingnan ng malawak na, no? Titingnan lahat ng datos. And then, pagtatagpi-tagpiin mo, alam mo nung araw, tinanong ko yan kay Agoncillo, sabi ko, ang swerte nyo naman, no, sinulat nyo yung Revolt of the Masses, na-interview nyo si Aguinaldo, ako hindi. Sabi ko, how do you tell
which document is telling the truth. And then yun ang sabi niya sa akin, pag may dokumento ka, you will check it with others, di ba? And then it's by internal evidence, makikita mo sino yung nagsasabi ng totoo. Ano yung motive nitong tao? Ito ba'y sinulat 30 years later na nag-aalala lang siya, or was it written at the time? Is the person an eyewitness o narinig lang niya? Diba? So these are the types of things. So it's journalism, it is law. The historian works on evidence that he has. It's never complete, kaya tama rin sabihin na ang history ay, you know, it's what we know today. Pag may dumating na datos later, papalitan natin. Pero here and now, itong hawak natin, ito yun. Ayan, teka lang. Gusto ko ilagay sa konteksto kasi baka magamit ng mga trolls, ng mga talaga nagpapakalat ng kademonyohan at kalokohang impormasyon, di ba? It's what history is what we know now and so far. Baka naman sabihin ng iba, ng ibang mga apologists, ayun naman pala eh. So ngayon, binabago namin, nire-revise namin. Kasi yung pag-portray kay Marcos sa ating mga history books ay mali. Kaya kami maglalabas ng pelikula, kaya kami nagpo-forward ng ganitong history. Kasi ito yung talaga nangyari. Dahil biniktima niyo si Marcos. Ayun. Yan. Yun ang mahirap. I mean, have you seen the trailer? Magugulat ka. The trailer is out already. You know, it shows you yung mga tao nasa gate ng Malacanang, may dala pang mga sulo, mga sulo, torch. No? Sabi ko, ano yan? Nang hahabol ng aswang sa gubat. Sabi ko, this is Malacanang. They didn't have torches. And then, second, there's a line doon na kinukuyog na yung palasyo. And then, sasabi ni Marcos, masama ba akong tao? Di ba? Yung mga ganyan. And then, it will be told, supposedly, I cannot comment because I haven't seen the film. But from what they are saying, the story will be told from the point of view of the maid who was there, who does not know the whole context. Basta nakita lang, baluti mo, umiiyak yung mga bata, which is their point of view, which is correct. But it erases the fact na, ba't kayo kinuyog, di ba? Kung mabait kayong tao, ba't kayo pinaalam mo? Noong before the pandemic, I gave a lecture on the Marcos Diaries in Hawaii. And yung open forum, may umiyak na babae. Sabi niya, nurse ako ni Marcos. Sumama ako dito sa Hawaii. How dare you say that Marcos fled Malacanang? Sabi ko, of course he fled. Sabi niya, hindi po totoo yan. Kinidnap kami. Aming ganon. Sabi ko, alam niyo miss, hindi niyo po alam ang sinasabi niyo. Kung hindi kayo tinakas ng mga Amerikano at nakapasok yung mob sa palasyo, hindi natin alam kung buhay pa kayo ngayon at makakapagkwento niyan. But it's true. It is valid. That is what she went through. That is what she heard. But that is not actually what happened. Diba? I mean, yung pag inisip mo, ay, kawawa kami, kinidnap kami. Kinidnap kayo, ang dala ninyo, crate-crate na pera at saka alahas. No? So, it doesn't hold up. Pero ngayon, ang kine-question nila, hindi daw totoo yung US Customs Report. Inimbento lang daw yan ng mga dilawan. Inimbento ng US. At sabi ko, no, that's what... I mean, sa akin nga, sabi ko, nakalimutan nga ni Marcos yung nanay niya. Inuna nila yung mga pera at saka alahas. Sabi ko, kung ako yung... Diba, it's Filipino nature. Uunahin ko yung nanay. I mean, they say she was in the hospital, but yun ang uunahin ko. Diba? Pero you can see, what did they bring? I mean, it also tells you, I have an exercise in my class na tinitingnan namin yung 1884 diary ni Rizal na walang masyadong sinasabi, puro expenses. And then the question there is, pag tinignan to ng ibang historian, ay wala mga expenses ni Rizal. Pero ang tanong ko sa mga estudyante, what kind of a person do you see based on his expenses? So in a sense, you look at the US Customs Report, what does it say of the Marcoses when they fled in 86? Na yun ang dala nila, karton-karton na cash ang dala nila, no? At alahas. So it tells you something, di ba? So I don't know how they will wiggle out of that. Eh pag ganyan, paano po ba yung dapat ano? Kasi ordinarily, sa matinong usapan, dapat merong pag-unawa ng isang pelikula, kahit gaano pa ka-accurate yung gawin niyang intention dyan, it would never be as accurate as the reality, no? Kaya nga pinapasukan ng artistic license. Artistic no? License, so... Eh kaso, may malaki epekto po yan, di ba? Iba, nakapanood ng ganitong pelikula, nakabasa ng ganitong libro o pamphlet, isipin nila, kita mo na, ito yung totoo talaga eh.
So, tapos yung katotohanan, yung evidence na binabanggit nyo, actually, mag-google yan, di ba? Lalabas lahat yan sa internet. Lalabas. Eh. Pati yung videos, di ba, reports before that. Paano kung nailibing na? Kasi mukhang ganun na nangyayari, dinadrown out yung katotohanan, di ba? Pinupuno, tinatabunan. At kayo, katulad nyo, di ba? You're being drowned out dito sa spasyo na ito eh. Paano pong gagawin natin pag ganyan? Di ba? It's really canceling out. So, I mean, my lesson of the past week was, okay, lalabanan, kamumurahin ko rin pa kayo. I mean, they're baiting me to go down to that level, which I will not do. So sabi ko, hindi ko na kayo aawayin. I will just do what I have been doing for the past 30 years. But the difference now is I will engage you in your platform. Kasi ngayon, I'm basically in print. I'm in Facebook. Pero sabi ko, the new battlefield is really social media. Let's face it, that the second most searched site after Google is YouTube. And I mean, I use YouTube for everything. I want to learn how to fry an egg, how to open my cell phone. Everything is on YouTube. And halo-halo yan. No? There are things that are valid references at ang dami rin na hindi totoo. So I want to be able now to, I have a YouTube channel pero ilan lang yun naman. But sabi ko, kailangan dyan tayo pumasok. Na sabi ko, let's face it, hindi sa nagyayabang ka, Ambeth Ocampo, the only branded historian that you have at the moment. So when I throw my material out, whether sundan nyo o hindi, panuurin nyo o hindi, at least nagbigay kayo ng content that you know is reliable. And you throw it out there. Di ba? So, bahala nang mamili yung mga tao. So yan ang plano nyo po, no? So meron kayong YouTube channel ngayon. Ano pong pangalan? Ambeth Ocampo. Ambeth Ocampo, oo. Okay, ayan. Pero, ilista nyo na po yan. You subscribe to his channel. Ano pa po? Kasi napaka-importante na binabanggit nyo, no? Ako rin, binabanggit ko sa mga lectures regarding disinformation, no? Yung the importance of going where the people are, populating and reclaiming the platform from these demons. So yun ang balak ng gawin. So YouTube channel, I mean, mas diba, balakasin. Oh, when I started writing for the newspapers, alam mo, galit sa akin yung mga academics kasi ginagago ko daw, machismis daw ako, wala daw akong framework, but wala raw footnotes. Sabi ko, it's 800 words, di ba? I have to entertain and I have to inform. Sabi ko, that's something you cannot do. This is not long form. This is short-term journalism. But nobody, although sabihin na nila na, you may disagree with the manner in which I tell the story, but nobody has ever challenged the fact that I use primary source material because I can read the original Spanish, I read French, I read German, di ba? So at saka sa lawak ng binasa ko, nandiyan na yan eh, no? I mean, dito sa likod ko, I mean, what is Rizal? He wrote 25 volumes na walang nagbabasa, ako lang, di ba? So we have a hero who wrote 25 volumes for a nation that does not read him. So I mean, kay Rizal lang buong buhay ko na hindi ko siya mauubos eh. But it shows you what is available na nandiyan na pero hindi natin tinitingnan. So one of the things in my website that I'm going to do is I want to put the entire writings of Rizal online in English because we are separated from our past because of language. Cannot read Spanish, wala na. So ilalagay natin sa English, annotated, it's arranged, di ba? The corpus, yung writing, hindi nyo na masasabi na, and then it's reliable. Hindi masasabing kung saan mo lang nakuha, no? So the point there is to make things available in my area of expertise. So it will be the result first, my writings next, my lectures next. There will be a platform where it will be made available. Then that is the way in which I think we should engage. No? Wag na natin sila awayin, basta magtapon din tayo doon ng alternative. I mean, so ngayon tayo na yung alternative. But it gives us, di ba, a voice in that platform. Hindi natin pinabayaan. Oh, binabasa ko, nabuhay yung ibang trolls dito, no? Niyayari kayo at saka ako. No? Nag-uusap daw yung dalawang ugok. Ngayon, di ba? Pasensya na po sa kabubuhan namin, ha? How about yung TikTok? Kasi sa mga pag-aaral tsaka sa pag-oobserba po, no? Isa sa mga malaking pinanggagalingan ng kalokohang impormasyon bukod sa YouTube po, no? Kasi videos very powerful, no? Pati YouTube, pati TikTok po, no? They also plan to be there sa TikTok?
Well, that's what we were discussing today. I'm not even on Twitter. Kasi nga, yun ngang Facebook at Instagram, di ko na maasikaso Twitter. Pasam na hindi, iba rin yung platform na. And then today, they were saying, kailangan gumawa ka na ng TikTok. And nung araw, lagi yung sinasabi, leave the dirty dancing to Harry Roque. Di ba? But you can see that TikTok can also be used to educate. Hindi lang puro kagaguhan. Kung kaya lang gamitin sa kagaguhan, pwede rin natin gamitin sa katotohanan. So, use that platform so that we can engage in that. And then yun nga, it's 3 minutes. Kaya yung sinasabi, kaya mo ba yan? Sabi ko, eh, yung column ko, 3 minutes yan. So, and I have 40 years of content. So, it's just a matter of using what I have already written and translating it into a new platform. So, that's it. Yung mas diba? Conversational, no? Mas conversational. Mas, at saka kailangan, sabi ko, gusto ko professionally shot kasi malikot, masaya. Yun yung ano eh. No? But the content will be reliable. Diba? Primary source based. But ayan, the way in which it's presented will be in a, which is what my column was like for the past 40 years. Diba? It entertains and it informs. Actually, itong maganda sa ginawa niyo po, eh, no? At ginagawa niyo hanggang sa kasalukuyan, yung you popularize history for the ordinary Filipino. Ako na, didinig ko yung sinasabi niyong banat sa inyo before, di ba? Yung parang, I've heard people, some people, hindi naman marami, described you as chismosong historian, di ba? Pero pag binasa, di ba, mas naging effective? Kasi minsan, ang problema, kunwari, parang naging problema po ito ng mga political scientists before, eh. Kahit ilang paper yung isulat nila tungkol sa governance tsaka election, eh sila naman nag-uusap-usap, di ba? Oo, no, totoo. Eh, ang importansya, oo. Eh kayo, di ba? Kung hindi nyo ilalabas yan sa public sphere, edi kayo lang mag-uusap. Oo, oh, bakit? I mean, yun ang ano ko. That's why, I mean, I have colleagues. Yun ang gusto nila. Sumulat sila dun sa mga academic journal. Ilan ang nagbabasa nun? Dalawa. Yung referees mo lang, di ba? Ito, and let him magsanok used to say, na parang ikaw ang kausap mo, wider audience. You're talking to a nation. You're not talking to the converted. You're talking to ordinary people. At nakuha natin yung kiliti nila. So, sinasabi la, I mean, and that is the way that it had to be done. No? Kikilitiin mo sila, but wala na, hindi naman kasinungalingan sinusulat ko. So, it is the manner in which it is told, but the data is well-researched and it is primary. So, yun yung kaibahan. I mean, sige. Gusto ko itanong sa inyo to, no? Are we losing the fight over facts? So far, sa observation niyo. So far, yes. That's why we have to do something. That's why we have to push back. No, dahil ganun eh. They are fighting in a way na kasi pag naglabas ka ng 100% kasinungalingan, andali i-fact check mo, dead na. Their strategy is they're giving us half-truths. Halo-halo. It is harder. It's harder to deal with the half-truth kasi may konting katotohanan. So, again, we untangle that thing, saliksikin mo, di ba? So, mahirap gawin. No? It looks like we're losing the battle, but in the end, I think if people pull the resources together, alam naman natin eh, no, na ano ang dapat gawin. It's just that people just have to sit down and do it and sustain it. So I wish, and I mean, I'm taking this platform to invite my fellow academics to join in this battle, no? To join and invade the platform and reclaim it for truth, no? And our disciplines. Okay. Bago po tayo magpatuloy, no? Although marami pa akong gusto itanong sa inyo, no? I hope okay pa po kayo, no? Tinanong okay ako ni Sir Ambeth kung gaano kahaba interview ko. Sabi mga 45 to 1 hour. Pero feeling ko kaya pa 1 hour na tayo. Hindi ko naman kaisasagad ng dalawang oras. Don't worry. Meron na. Pati ko po muna si ano, si Mr. Vim Nadera, yan, isa pong batikang manunulat. Yan. Madalas po siyang manood at nanonood po siya ngayon dito sa ating panayam. No? Eto, so you're looking at a concerted effort from academicians, historians to also go to the platform where disinformation is being propagated. No? Ano pa po ang pwede natin gawin sa tingin nyo? Well, that's one. No? The second there is really education. So, di ba there is this call, ibalik natin ang kasaysayan sa K-12. Mm-hmm. I mean, sabi ko, ibalik nyo. Kaya nga inalis yung kasaysayan kasi hindi ninyo alam ituro. Ang textbooks nyo, mali-mali. Your pedagogical method is so corny. Sa board na board yung mga bata. Di ba next to math,
the most hated subject is history. And I keep telling people, alam mo, pag-hate mo in history or you think history is boring, you had a bad teacher. You did not have me, di ba? But the point there is, I'd like to think that our textbooks, you know, nung nasa historical commission ako, I thought I could change the world. No, para ay nako babaguhin ko, alam mo, na discover ko sa 9 years na nasa gobyerno ako, wala akong nagawa masyadong history because I realized it was a political job. I became chair of the historical commission because I made a reputation na kine-question ko lahat ng sinasabi sa ating lahat ng pinag-aralan natin para yatang hindi tama, baguhin natin ito. And then with the flourish of a president's pen, overnight, I became the very guardian of the orthodoxy na kine-question ko. So for 9 years, wala akong masabi. Diba? So it was very liberating to get out of government. Now I can say things that I want to say. But the point here is, sinabihan ko noon ng DepEd, sabi ko, pwede ba natin ayusin yung mga textbook? I'm not even talking about interpretation. I'm talking about factually correct. Yun lang ang gawin natin. Pero as you know, textbooks kasi devolve yan, kahit sino pwedeng sumulat ng textbook. At saka, it is a business. No? People make their money on textbooks. Agoncillo and Saide made their fortunes on textbooks. But I was saying, kung hindi ko kaya, hindi pareho kasi nung araw na iisang textbook ng lahat ng tao. Alam nila si Pepe and Pilar. Hindi na ngayon eh. Ang bawat eskwela may textbook. Ang DepEd, depende kung saan region, iba yung textbook. Pero may sinusunod silang isang outline. So sabi ko sa Secretary of Education, pwede ba, alam mo, if you want to correct this, huwag kayo gumawa ng committee kasi magsama ka ng dalawa, tatlong istorya, mag-aaway yan, walang mangyayari. Ako lang paniwalaan nyo, take my word for it. And sabi ko, hindi ako gagawa ng textbook, gagawa ako ng teacher's guide. So ang mangyayari, pag ang textbook mo ay salungat dito, ito ang susundan mo kasi ito yung tama. And the teacher, sabi ko, kung magaling ka, hindi mo kailangan yung guide. Pero the guide was made 2 or 3 years, the textbook writers will be first to take it and to comply. So magiging correct yung ating mga textbook. But that's the thing. And then ngayon, sasabihin, tinuturo ba? Sabi ko, lagi kayo nakatuon sa martial law. Ang dami natin dapat palitan sa kasaysayan natin. No? For example, the anti-Spanish bias. Bakit tayo lagi ang tingin natin sa 300 years of Spanish colonization? Laging masama, laging guardia civil. At ano? No, that's not true. There were bad things, there were good things. Ang tingin natin sa Amerika, maganda. Sinave nila tayo sa mga Kastila, sinave tayo sa mga Hapon. Pero what we see there is, hindi rin sila completely mabait sa atin. No? So the point there is, wag tayong lang sa martial law tumingin. I mean, like, what should we do, for example, with Jose P. Laurel? Alam mo, yung ang turo sa mga bata, Jose Laurel, puppet president. Sabi ko, masamang tao. Ano puppet president? Masamang tao kasi sinulat yun ng Amerikano. But when you think about it, anong gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon ni Laurel? Yeah. Diba? And of course, he could not save everyone. But it seems like he was a decent man. So he tried what he could. He saved whom he could save. He missed out on some. Pero makita mo, matinong tao yan. Diba? Si Elpidio Quirino na sinasabi lang, ay, nako, Golden Orinola. Eh, inimbento lang yun nung magsaysay election para lumabas na masama siyang tao. But, you know, like si Quirino na very maligned sa history natin, isa sa ginawa niya na talaga nagpalit ang 360 degree turn ako, nung patapos ng termino niya, marami palang mga Hapon na nakakulong sa munting lupa, mga prisoners of war. Ang ginawa ni Quirino, pinardon niya at pinauwi niya. Siyempre gusto ng mga Pilipino, katayin natin lahat ito, di ba? So and that's one reason why Quirino did not win the election. Pero ano sinabi ni Quirino? Minumura si Quirino, ba't ganyang ginawa mo, di ba? And then Quirino said, kung meron mang taong gustong pumatay dito, ako. Pinatay ang asawa ko at mga anak ko na mga Hapon. Pero I am showing you na pwede tayong, we can be bigger than ourselves and give forgiveness because Japan will be a partner in the future. I mean, what kind of a person? Ako hindi ko magagawa yun, ha? Pinatay yung asawa at mga anak ko, tapos ipapardon mo to. No? So
it shows you a statesmanship that we don't see. Basta naalala natin yung Golden Orinola, corrupt siya, you know, 5,000 peso bed, no? But that's not it. That's not the full story. So again, maybe that's what the trolls are saying. There's always a different side of the story that will change the way. But that's it, di ba? Pero, hindi pero naman invento yun, di ba? Totoo pero depende sa ano po yan, di ba? Depende pa rin sa ebidensya, no? Kasi ito, nung binabanggit nyo kanina yung portrayal doon kina Laurel, no? Naalala ko naman yung kay ano, Pope Pius XII, si Eugenio Pacelli. Di ba, may mga libro dito, dinidescribe siya lagi na Hitler's Pope. Pero pag pinag-aralan yung mga nanonood sa atin, no, ako kasi noong una naisip ko, bakit ba ito tinawag na Hitler's Pope? Tapos na nagbasa-basa ako about his history, there were a lot of decisions that actually saved lives. Parang nilaro niya. Oo, nilaro niya. And he was working as a good statesman din. Eh, minsan kasi nag-stick talaga rito yung propaganda tsaka kung sino yung loudest and most widespread voice, no? Ganun po yung nangyayari yun sa kasaysayan. But yun nga, just because you are louder or you say it often does not mean that it is correct. I mean, na-mention mo si Laurel. Alam mo yung mga hapon nang nagsabi sa akin dyan, alam mo hindi ko yan ano na, sabi niya, ay, ang turo sa akin, puppet president. Ano yan, he declared war on the United States. Sabi ng mga hapon sa akin, hindi po ba alam ang ginawa ni Laurel? Sabi ko, hindi. Kasi hindi ko naman period. Sabi niya, he was scared na if he declares war, gagamitin ng mga Hapon to conscript Pinoys to fight for the Japanese. So anong ginawa ni Laurel? Parang binigyan siya ng document, ito mag-declare ka ng war. Nag-stall siya for time. Ay, can you show me the original document? I want to see it in French, di ba? Ano ito? And then when you see, the final document that came out was, ang ginawa ni Laurel, because he was a smart lawyer, was the Philippines recognizes that a state of war exists between the United States and Japan. So he did not, hindi siya nag-declare, but sabi niya, we acknowledge that this situation exists. And because of that, many people were saved from conscription. But that's not the way that we see it. Diba? Masamang tao siya, kumampi sa mga Hapon. But is that really collaboration? Or was that, can we call it, critical collaboration? I mean, Quezon told him, di ba? Yun ang bili ni Quezon na laruin mo yung mga Hapon as far as you can. Basta wag kang magpagago, do not declare allegiance, etc. Di ba? And Quezon could have said that, but namatay siya sa US. So, it's his or hers. He said, she said, ang nangyari dyan. But I think Laurel should be rehabilitated or we must have a more nuanced view of what he is. Diba? Hindi yung black and white, lahat ng presidente natin. So I mean, like even Marcos. I mean, you know, when we think about it, hindi naman lahat ng ginawa niya masama. May ginawa rin siya mabuti. So we should see both sides. But as far as I'm concerned, in terms, when you put him on a balance, marami nga siyang infrastructure na ginawa. But in-mention ba doon yung utang? Na binaon tayo sa utang to build the infrastructure. When you build infrastructure, yung mga taong tinanggal mo sa lupa, saan mo sila dinala? Is that kasama sa ano? So it's looking at the things that they claim is the golden years of the martial law period. Tingnan natin, ano ba talaga ang binigay nila? So there are some good things, there are some bad things. I think history should at least be fair. No? So, but in a balance, hindi ko masasabi na mabuti because I mean sa akin it's human rights and it's plunder and you know the end justifies the means but sabi ko no matter how good the end is human rights should never be sacrificed for any end even if it is good diba? Ito so, gusto ko itanong sa inyo doon do you think history has been unfair to Marcos? I think ngayon kasi may parang pagka-anti, but I mean, when you read real histories, it shows you naman good things he has done, bad things he has done. And I think in the end kasi, they say let history decide, he has been put on a balance and he has been found wanting. So that's, as far as we're concerned, that is what the consensus is. Now, if they want to rewrite history, then show us the other side that you are talking about and let's see if we will be convinced. Diba? But as far as we're concerned, historians are not convinced. Diba? The courts are not convinced.
May nakita ba kayong problema rin sa pagtuturo ng kasaysayan? Kasi dito, ito, binabanggit ko kanyang kay Laurel, no? Nung bata ako, talagang he was heavily demonized, no? Mm. Along with Aguinaldo. Tama yung kay Kirino, naalala ko yun, how he was demonized. Pero kasi, hindi kaya dahil ang pagtuturo din sa marami eskwelahan po natin, mas nakafocus sa dates tsaka memorizing names, no? Talagang nagkukulang sa pagpapaliwanag ng ganyan. Pero kasi nung araw, wala silang Google. Kaya dapat mag-memorize ka. Eh ngayon, you can find everything on Google. So the next step is, since the data is literally at your fingertips, it is being critical of what you are reading. So we're going beyond that just memory work. Ito yung kwento, di ba? But we're going deeper. Sino ang nagkwento? Bakit ganyan ang kwento, di ba? Because history is always construction. History always has a point of view. History is never innocent. So, if yung pag nagbabasa ka ng kasaysayan, yung laging tinitingnan mo. Ano, pag nagbabasa tayo kahit diaryo, 'di ba? Or journalism. What is the slant? What is the spin? Who is writing this? Who is it for? No? Those are the questions we ask ourselves and we should ask ourselves for any other discipline, not just history. Ang ganda ng sinabi niyo, sir. Pero paano ano? How do we get past our cognitive biases, no? Kasi yung sinasabi nyo, kaya kanina yung ginamit yung term, no? Pasensya na rin sa mga nasaktan siguro yung pang passionate or principled ignorance, no? Kasi talaga alam mo katanghan yung pinagbabasihan ng position mo, pero pinupush mo pa rin. Pinipilit mo pa. Pinipilit pa rin. Kasi ito, I notice people are very critical of the news media, yung mga legit tatanungin, o yung bias ito, nagsulat na ito, itong reporter ito. Pati itong interview na ito, di ba? Marami nagki-question sa akin, di ba? So, pero bakit pag galing yung balita sa SMNI, galing sa Philippine News Agency, galing sa Net25, para bang approve without thinking, yan ang journalism. I suppose, nangyayari din sa inyo sa history, di ba? Pag sinabi ni Ambeth Ocampo, ay, Dilawan. Pero pag galing sa isang fly-by-night na historian on social media, on TikTok, yan ang katotohanan. Bakit ganun po? Ayun, so yun nga. Kasi hindi sila naturuan how to be critical. I mean, they can read, but they cannot read between the lines. They can read, but they cannot process what they are reading. They can read a text, but they don't understand what they are reading. So it's the next step. Literacy is not just being able to read. Literacy is being able to understand the text that you are reading. Diba? So doon tayo, I think, nagkukulang. Doon natin dapat pagtuunan ng pansin. Na it must be taught in all levels and in all disciplines, not just history, diba? So can be taught in math, can be taught in science, diba? Or Filipino. Or basic logic, lagi kong pinupush yan eh. Basic logic dapat palakasin sa basic education. Oo, yan. Ituro yung mga fallacies. Sir, ito, final point, no? Nahiya ako sa inyo kasi napahaba eh. Although marami nag-i-enjoy sa mga sinasabi nyo, no? Ano po yung nakikita niyong prospect dito sa ano? Kasi hindi lang revisionism na nakikita natin dito, no? Merong outright distortion at saka denialism. Kasi yung pinaka-subject ng mga apologists, yung mga Marcos, nakabalik na sa kapangyarihan, no? So ano yung nakikita nyo? Are you somehow concerned na baka talaga magtuloy-tuloy yung pag-distort ng kasaysayan? At saka for example, ano yung nakikita nyo pwedeng mangyari pagdating sa commemoration noong assassination ni Ninoy? Na factual po yun, ha? Meron po talagang katawan, ha? May namatay po talaga, 1983. Hindi chismis yan. Hindi po chismis yun. Yung commemoration, for example, ng martial law. Kasi naging pangulo si Bongbong Marcos a few months before the 50th anniversary of the declaration of martial law. Ano po yung nakikita niyong prospect when it comes to history about the Marcoses now that the Marcoses are back in power? Well, they can give us their version of the story. But history is long. History is longer than us. So maaari ninyong baluktutin ngayon, pero pag wala na kayo, babalik din tayo sa katotohanan. I mean, truth will always be there. It can be sidelined, it can be silenced for a while, but it always comes out. Hindi mo yan mahihinto. Lalabas at lalabas yan. Kaya sa akin, I'm optimistic about it. Because our history has always been revised correctly because we have new data, new perspectives, no? So let them give us their version of the story and we will see kung ito ibibilhin natin o hindi, or if it will stand the test of time. That is what is important. So
I mean, Agoncillo used to say kasi na tinanong siya, bakit hindi mo sinusulat si Marcos? And what Agoncillo used to say is, a historian needs a gap of 50 years. You cannot write kung masyado kang malapit because you do not have all the data in. But when all the data is in, tapos yung namatay na yung passions, no, hindi tayo galit, we can look at it now in a more, I wouldn't say objective, but fair manner, dun magkakatalo. So as I'm not worried for the future. History is long, life is short. So they can try what they want, but history will always align itself with truth at some point. So try what you can. Kung kasinungalingan yan, it will not prosper. No, napaka-encouraging ng final word, ng last words niyo, no, dito sa ating interview, no. Tsaka kaya pala may kasabihan, no, na ano, history, let history be the judge. Hindi pwedeng ngayon, huhusgahan mo na. 'Di ba? Malalaman mo 'yan afterward. Sir, maraming salamat. Marami pong natutunan ang ating mga nanonood sa inyo, no. Isa, pinapatakbo na kayo sa Senado. Yeah. Sa uulitin, hindi naman siguro ito ang kahuli-hulihan nating pagkwentuhan. So, hindi sir, i-invite ko pa kayo uli kasi ang focus po natin sa gayong programa yung talagang ano, yung mga topics na hindi mo madalas madinig sa ano, sa mainstream discussions. Mainstream, oh. Kasi usually mga nakaangkla lang yun sa news peg, sa current events, pero hindi ganito kalalim yung discussion. Kaya nga, natuwa ako na sabi nyo, mas palalakas yung YouTube channel nyo. If you would ask me based sa karanasan ko, no, no, I decided to transplant myself here at dito na mag-focus. Mas marami pala siyang advantages kumpara dun sa nakakulong ka sa isang legacy media format. Oo. Kaya po, we're looking forward to your ano, to your continuous contributions po sa ating lipunan. Maraming salamat, Sir Ambeth Ocampo. Salamat din sa iyo, Christian. Sige. Okay, magandang gabi po, sir. Thank you po. Ayan. Ano, kumusta? Nag-enjoy ba kayo? Ang gaganda ng mga sinabi ni Sir Ambeth Ocampo, no? And he was very optimistic. Kanina lang, part of me was thinking na history is long, life is short. Ang ganda na sinabi niya. Inga lang, very unfortunate dun sa inabutan nitong period of history na ito yung mararanasan natin, no? Yung hindi lang pagribisin ng kasaysayan, kundi talagang pagbaloktot, no? Pagbaloktot. Tsaka siguro, bilang pabaon sa inyo, no? Yung tinatawag nating respect my opinion, lagi po siya dapat nakaangkla sa katotohanan, no? So, your opinion cannot and should not substitute for the truth. Kasi, pag ganun po yung nangyari, tayong lahat lutang po. Lulutang-lutang po tayo. Ito po yung tinatawag nating agos ng relativismo. The stream of relativism. Na para bang wala ka nang tatanggapin, no? Parang to each his own. Okay lang po yan kung ang pipiliin natin pagkain. Diba? Kunwari, ayoko ng cheeseburger, gusto ko regular burger. O kaya ayoko ng Pepsi, gusto ko Coca-Cola. Doon, you can focus on your taste and you can push for people to respect your opinion. Pero kung pag-uusapan na po natin yung mga bagay-bagay na hindi lang po sa ating makaka-apekto, kundi sa ibang tao, dun po tayo dapat mas mag-ingat at dun po tayo dapat mas maging mapagbantay. Okay? So maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. See you again po on Wednesday. Good night po. This has been Facts First.